So, ito yung mga nanuyong dumi ng kalabaw. Nung nilinisan ko dito, saka siya lumabas. So, yan po siya. Ito na. Mga matagal na ditong napabayaan na dumi ng kalabaw. So, tuyo na yan. Maganda po na isabog sa ano, sa pagtatanaman natin. Kasi malaking tulong po ito. Malaking tulong to bilang organic matter o organic fertilizer natin. So, itapon ko na yung iba. Ayan, makita niyo yung mga nagkalat. Dito galing yan, tinapon ko lang. Para pag next na pagroroto, mabasag at tumalat. So, napakaganda ng tulong ng organic fertilizer. Dumi ng hayop, manok, baka, kambing, kalabaw, para maibalik sa dati yung pH level ng lupa natin. Kasi nagiging acidic yung lupa sa tuloy-tuloy na paggamit ng inorganic fertilizer or commercial fertilizer na binibili natin. So ito, makakatulong para maibalik sa pH level at maganda ang magiging resulta ng ating mga pananim. Yan. Ito yan, oh, buong-buo siya. Oh. Kita niyo naman, namuo siya. Maraming mga organism na nandito na tutulong sa pagpapaganda ng ating mga pananim. So, ikakalat natin siya dun. Takong ko. Yan. So, dry na yan. Mas gagawin niya pang buhagag din yung lupa na pagtataniman. Yung isa pa ng purpose. Ayan. Kalat natin. Igalagyan tayo ng chicken manure. Yung una ko, yung nakaplano na talaga dito ay chicken manure. Umorder na tayo ng 30 sako. At i-deliver na yun bukas. December 19. At nasa presyo 100 pesos lang per sako. Sabi ko nga sa kanila, dapat ko sana dry yan. Dahil dry lang magagamit natin. Hindi tayo pwede maglagay ng wet na dumi ng hayop. Kasi po, yun po ay hindi pa ready. Masisira lang ang tanong yung natin. Kailangan pa siyang kinawin ng organic ng mga creatures sa lupa. So, ito pa. Marami pa. Yan, buong buo. Dry. Napakaganito. Halos walang bigat. Dry na siya. So, kalat natin. Yeah. Yan. Pag inararo ulit, makakalat na siya. So, dito lang na side yung meron. Doon, wala. So, chicken manure yung asa natin. So, yan lang. At, sana'y makatulong ko sa ating tanim ngayon.